Today, Senator Bongbong Marcos presses on in his quest and march for truth with the filing of the ex parte motion to set the election protest for preliminary conference. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Today, Senator Marcos presses on with his quest and march for truth with the filing of the ex parte motion to set the case for preliminary conference. The motion is very important as we expect the tribunal to usually dispose of this incident with such dispatch and urgency so that the case will come into motion. The importance and significance of our ex parte motion para ho magtuloy-tuloy na yung pagdinig ng election protest at inaasahan po natin na maglalabas na rin po sila ng kautusan upang magbigay ng takdang araw at panahon para gawin po ang preliminary conference. Nang sa ganun ho ay makapagsumiti na ang parehong partido ng kanilang mga preliminary conference brief, after which we expect the preliminary conference order to contain even the date when the judicial revision of ballots will be undertaken. Sir, ano po status ng case? May mga pending incidents ba na kailangan para sa... Wala na po. Meron pong dalawang motion na nakabinbin, subalit hindi po yun determinative for the setting of the election protest for preliminary conference. So, sir, hindi pa umuusad talaga? Hindi pa ho umuusad in a way na wala pa ho yung inaantay natin na kautusan para maganap yung preliminary conference. Ang preliminary conference po kasi pagka ito'y naganap na, eh hindi na po maaaring pigiling artificially ang takbo ng election protest. Magkakaroon po ng sariling buhay ang election protest. Magtatakda po ng tamang panahon ang tribunal para isagawa ang judicial revision na isa sa mga panalangin o prayers na hinihiling ni Senator Bongbong Marcos sa kanyang election protest. No, nabigyan na po ng due course. The fact na pinasagot na po ang protestee, nabigyan na po ng due course yung election protest ni Senator Bongbong Marcos. Lamang po, maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Attorney Dick Rodriguez.